Hello. Magandang gabi. Umaga tanghali sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy survivor. Happy Wednesday. Happy Wednesday sa inyong lahat. Maraming salamat sa tuloy-tuloy ninyong pagtangkilik at pagpanood sa aking channel. Para doon sa mga bago na subscriber, tingnan nyo lang yung mga playlist, no? Kung gusto nyong makita yung buong buhay ko, nandun lang. Pinoy Survivor Video 1, Bantusawa. Still happening now. So, enjoy nyo lang kayo. Baka may makita kayong ano, kwento. Buhay bata pa ako, military, kadete, military, and then farmer, corporate, halo-halo ba. At saka yung gitnang portion is Survivors Community Vlog. Yun yung in-address ko yung mga, kung kaya kong masagot, pagka may time, masagot ko yung mga ano ninyo, comment ninyo. At yung mga query ninyo, mga tanong ninyo, at mga issues na gustong pag-usapan, current issues ng bansa natin. So ngayon, pag-usapan natin. Huwag na yung gera, no? Yung gera. Nakakatakot yung gera, eh. Pero next vlog, talakayin kayong biblical perspective ng gera sa Israel. Yung... Kasi yung Biblia naman, hindi naman ginawa para sa Pilipinas, eh, no? Para sa buong katauhan na, I think regardless of your religion, eh, no, is a guide, no. So maganda, nice to know na merong ganon, and then maraming interpretation kasi, so dasalan ninyo kung ano magandang interpretation, and then for my part, sabihin ko lang sa inyo yung tingin ko, pagkakaintindi ko. So let's see kung paano. Next vlog yun. Next na ano. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan is yung mainit na mainit na good news. Good news! Malapit lang matapos ang ano, katapusan ng war on drugs. Malapit na. Malapit na matapos kasi nakahuli ang ating PNP at PIDEA at sila under BBM administration at DILG ng pinakamalaki na drug haul sa buong history ng Pilipinas. Almost 2 tonelada, 13.3 billion worth. Laman ngayon ng social media, yung mga batikos, kaliwa kayo naman. Grabe naman kayo, batikosin nyo ng batikosin. Kawawa naman, butang-buta na nga eh. Tapos yung patapi ko, no? 13 billion. Okay, marami nang ano eh, marami na akong haka-haka dyan eh. So, pinag-usapan ng mga vlogger, no? Okay. So, I'll try to fill in the gap. Kasi marami naman na nagkukwentuhan eh. So, kung ano na lang yung from the point of view ng isang operative. No? Isang operative. Or kung gusto niyo from the point of view ng isang drug lord. From the point of view ng isang drug lord. Oo nga, no? From the point of view ng isang drug lord. Okay. May mga parokyano na kagad sa tindahan, ha? Maraming salamat sa inyo, ha? Magandang gabi. Maraming salamat sa mga like. Ay, may nagpapadala pa ng pangkape. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Like, share, subscribe. Maganda yung like kasi natatabunan yung mga walang yan ng mga troll, eh. Nakita ko, tinitignan ko, ang daming dislike ng mga troll. Inayupak ng mga ano yan, oh. Pinabababa yung ano yung average, eh. Maganda ma-maintain yung average na 99 para because yung ano ng face, ng ano ng YouTube, yung tawag dito, yung algorithm niya. Pagkataas, pumapasok siya doon sa recommended na video. Okay? Ganun pala 'yon. So, 13.2 billion, almost 2 tons worth ng 2 tons na timbang ng shabu ang nahuli. Hindi operation.
Walang yang yan. Hindi operation eh. Chance na checkpoint. Okay. So, paano ba maganda yan? Marami na kasi mga kwento-kwento sila eh, no? Mga vlogger. Panoorin yung kay Jojo de Guzman. Maganda yung analysis ni Jojo de Guzman. Yung kay Maharlika rin. Sapul ni Maharlika yung gusto ko sabihin din eh. No? Sabi ko na nga, ayoko nang, ano nga, wag na ako mag-live. Kasi nakuha naman ni Maharlika din yung iniisip ko na ano. Pero okay na rin. At least you heard it from me. Now, you're hearing it from me. 13.3 billion. Okay, ano ba yung sinulat ko dito, yung guide ko para sa inyo? Okay. Malapit nang matapos yung drug war na yan kasi kung ganyan ang ganyan yung diskarte ng BBM administration, kung ganyan ang ganyan, na bobo yung ano, yung drug syndicate, mauubos sila. Mauubos sila. Putragis yan. Panahon ni Duterte, grabe yung operation eh. Nanlalaban eh, no? So, in a nutshell, in summary na kagad ako, yung operation na yan, peke yan eh. No, peke. Peke, ginagago tayo eh. Ginagago kayo eh, no? Sorry. Sa mga PNP, mga kinakulan. Baka hindi nyo rin alam na ginagago rin kayo eh, no? Baka this is a need to know basis operation. Okay. Mga ilang tao lang ang nakakaalam na talagang merong ganung huli, etc., etc. Pero sa tingin ko talaga, fake news. Fake yan eh. Bakit? Okay. I would like to look at it from the point of view of a drug lord, no? A syndicate. Syndicate yung utak, no? From a businessman's standpoint. Kasi, walang yan. Ilan yung 2 tonelada? 2 tonelada, 13.3 billion. You do not put your eggs in one basket. No? Sige, yun yung pupunta natin. Number one, shipment. Okay, shipment. Ano mali doon sa shipment? Isang tao, driver, may... Ibigay ko na doon sa driver. Walang kinalaman kunyari yung driver. Inosente yung driver. Okay, bigay na natin sa kanya. Tapos yung mga sinasabi naman ng co-comment, yung 2 tonelada, kasya ba doon sa photon? Na ano yung kapasidad? 2 tonelada rin kunwari yung kapasidad, pilang 6666. Okay, let's give it na ganon. Peke ba yung droga na ginamit? Pwede. Pwedeng actual. Recycled ba yung ginamit? Pwede. Pwedeng hindi. No? Pero ang sa akin, ang pinaka-glaring na dapat tignan, hindi na bale yung ano eh, yung droga, yung quality ng droga na sinasabi kagad ni BBM na first grade quality. Parang tatak made in ano, ganyan, di ba? Saan ba galing? Napansin ko rin yung ano, yung packaging. Kasi kung isa pinanggalingan yan, pare-pares dapat yung packaging. Tignan nyo yung mga ano, yung mga nahuli nung sino yun? Yung general ano ba yan? Yung sa PNP? Dison ba yun? Nawala sa ulo ko yung ano. Yung almost 1 ton? Okay. Kuha nyo na, no? Yung inimbestigahan sa Senado, yung one star general, no? Yon, tignan niyo yon, parang formang ano, kulay green yung packaging. Tapos yung sa bag yun na nahuli, parang mga formang tea bags yung pinaglagyan, no? Ganun din yung ibang huli sa Pampanga ba? So kung titingnan niyo kung yung legit na operation, right away, makita nyo sa packaging, pare-parehas ang itsura. Ito hindi eh. Merong may kulay green, merong bear, parang ano, puting ek-ek. So parang pinagsama-sama. Kaya nga nandun yung chismis, yung thinking na ano siya, pinilit ba na pinagduktong-duktong yung mga stock and then to come up with the biggest haul, yung shipment, which is almost, 2 tonelada na kamo. No? Pero, tapos isang driver.
driver na hinire pa nila for 6,000. No, hindi pa kanila yung van. Okay lang 'yon. Let's give it para pakawalan niyo na 'yon. Pero kung ako kasi ang drug lord, kung titignan ko yung cost of doing business, kung titignan nyo yung magkano ba ang puhunan ko sa isang gramo, magkano ang puhunan ko sa isang tonelada, you're talking of ano to, almost 2 tons, no? So, ang isang kilo, magkano? So, kunyari, sa 13.3 billion worth daw ito, kunyari, yan yung street price, no? Yan yung customer price, retail price, 13.3 billion. And considering that it's an illegal substance na may mga kanakanang huli-huli, etc., may mga lagay-lagay, at may mga cost ng, you know, cost of security tracking, bribing people in government, especially the uniform personnel, yung PNP na siyang huhuli, PIDEA. Let's say, kunyari, separate mo yung cost ng product mismo, nasa, sa 13 billion, palagay mo na, safe bound to say, 2 billion yung worth ng produkto, 2 billion. Kasi definitely, yung droga, ang laki ng profit niyan, no? Kasi in demand eh, in demand, illegal. So, palagay mo 2 billion. And then yung cost ng bribing, well, they can pay 100 million sa isang sa kunyari sa customs o kaya sa port of entry, no? Either customs, coast guard, or whatever, they can pay people, they can pay law enforcement. How much more money? So, meron kang tinatawag ng yung cost of product and cost ng operations. Yung operations, pagka pumasok na siya sa port of entry, no? Itatracking mo na siya, securing it, and then lalagay mo na sa mga safe houses mo, and then for distribution. So, cost of operations, lahat-lahat, abutin mo siguro another 1 billion or 2 billion na rin kamo. So, 4 billion. Punto. If I am the drug lord, kung ako yung businessman, from the point of view ng business, malaki yung pinag-uusapan natin pera. Malaki investment ko. Kung 2 billion na lang kamo, Diyos mio, 2 billion, ilalagay ko sa isang tracking na walang kasama. Stupid. Kaya nga at the very least, no? Kaya nga ako nagbabayad kunyari ng mga general, uy, baka may sabihin ako drug lord, ha? hindi ako drug lord. Operator lang ako, na intel operator lang ako. But I'm looking at it from the standpoint ng military standpoint, no? How people operate. Know thy enemy. Sun Tzu, know thy enemy. Okay? So, kung ikaw yung drug lord, you have 2 billion na naipasok dyan, at least 2 billion o kaya 4 billion, you do not ship 4 billion in one setting. Kasi yung 3 billion, yung 13 billion na yun, that's the selling price na, street price. So kung titignan mo, ang laki ng cost, ang laki ng value, street value. Pero kung titignan mo yung cost of doing business, kunyari, 4 billion, easily na ipasok mo na dyan, puhunan mo. Ang laki nun, 4 billion, ilalagay mo na sa isang truck, sa isang sa isang photon, sa isang van, no? Mali eh, mali doon, hindi tama yun eh. And kahit ako gumastos ng 10 million sa isang araw para lang sa security, kahit maglagay ako ng 10 tao na sindikato, na most trusted ko, bayaran ko ng tigi 1 million yan. Masecure ko lang yan. Pero 1 billion lang worth. 1 billion worth. Susubukan ko lang, no? Hindi ko pagsasamahin yung 2 billion. Malaki masyado ang mawawala sa akin kung makulimbat yan, kung maharang yan, kung na-operatean yan. Hindi ko pa rin alam, I'm thinking as a drug lord, hindi ko alam kung merong buta sa aking organisasyon at aking pinapaimbestigahan at pinapabuntutan ang mga member ng sindikato, yung medyo questionable. Kunyari si General.
okay, si Colonel o si Major, iba-iba, hindi sila magkakilala. Meron bang compartmentalization na tinatawag? Pero, kumbaga sa ano, kaya nga ako kukuha ng general na kaya kong bayaran eh. Para sasabihin ko, kunyari, general na yon dadaan doon sa ruta, mag-inspect siya doon sa area, kuhanin niya lahat ng tropa eh. Kuhanin niya lahat ng PNP para walang mag-checkpoint eh. Pero ba't may nag-check-checkpoint doon? Oh, isang mali yun eh. Kung meron kang mga military guys or ex-military guys or PNP guys, PDEA guys in your organization, because that's a very, very important thing to do when you are worth billions in drug money, billions, of course, you have government officials, you have government, control points like yung Bureau of Customs na yan, yung Coast Guard na yan, na all they have to do is they operate somewhere else because konti, thin line masyado, they operate somewhere else, kunyari yung mga law enforcement, para papasok yung iyo. Papasok. Wala sila. So wala silang, di sila malilintikan sa pag na nakalusot sa kanila kasi nag-ooperate sila, justified, nag-ooperate sila, nakatimbre ba? So ganun din. Sa customs naman, palulusotin nila kasi binibigyan ng pera na nalulusot. Kagaya yung nangyari dun sa magnetic lifter, no? Ilang tonelada yon? O 1.6 billion worth ba yon? Supposed to be another big haul. Pero ngayon, 2 tonelada. Okay. So, ang sarap pag-usapan eh. Pero, yun nga, I do not want to belabor on it so much kasi nga, ang daming umiikot ngayon sa social media yan. Ang dami-dami. Baka maumay kayo eh. Gusto ko lang idagdag yung sa side ko. Kung ako yung sa drug lord o kung ako man yung advisor nila, Number one, hindi ko pagsasabay-sabayin yan isang shipment. 2 tonelada yan eh. Ano ba naman yung kunyari 1 billion worth? So kung kunyaring 13.3 billion, round up mo na nga ng 14, so sa 2 tonelada, 7, kano? Ang kalahati na kamo kung divided by 4, hindi, 1 billion worth nga eh. So 1 billion, kaya na mag-mas, no? Parang tulog yung utak ko. 1 billion worth, yun lang ilalabas ko. Kahit tapunan ko yan ng 10 million sa shipment, kahit 20 million, o kunyari, tigwa 100,000 lang yung tao, bonus, 10 tao. Is it safe? Isang 10 tao? Ilang sasakyan yun? Kung tig-apat sa isang sasakyan, siguro 3 sasakyan. 4 na tao, 4 times 3, 3 sasakyan. Okay na, isang driver, mayroong katabi dito yung driver, may kabady siya, may 2 back rider, okay na yan kung kotse. Mayroong pang motorcycle rider, advance party, titignan kung malinis yung kalsada, may walkie-talkie siya, may they can communicate o kahit text lang. Pinaka-the best yun, may earplug pa rito para sa para siyang grab. sana pinag-grab na lang nila, no? Kaysa pinag-ganyan na lang, no? Pina-shipment pa, no? So, ang punto, may motorcycle rider ako. Akong titira, motorcycle rider, 2. 2 up front. Magkabady yun. May sasakyan, isa. Yung parang lead scout. Sila yung trailblazer. Para safe, sasabihin nila, 1 kilometer away, o 2 kilometers away, whatever. Oh, safe. Pero kung di kaya, merong checkpoint dito. Paano yon? So, mag-ooperate na. Kung may checkpoint dyan at kaya nilang bayaran yon, babayaran nila. Alam nyo ba yung mga nagche-checkpoint? Yung mga nagninegosyo ng isda, ng mga pruta, saging, etc. Yung mga nagta-tracking ng mga automatic na yan kung 14 na checkpoint ng dadaanan, bawat isa meron na nakahanda na ibibigay. Pang kape o pang prutas. Kahit sabihin sa itaas, bawal. Pagdating sa on the ground, makita mo dumadaan, ayan na yung may 1 kilong isda o isang
isang kilo na hipon o whatever, bangus, whatever. Basta yung nagka-tracking. Gulay, ganun din. Eh, yun ang Pilipinas eh. Ganun ang Pilipinas eh. So, hindi natin na, hindi maano eh. Pero ganun yung on the ground. So, kung hostile yung checkpoint sa kanila, kasi nga, criminal eh. Kung hostile ang checkpoint sa inyo at mukhang hindi mo kilala to, kasi nakilala mo, kilala mo yung NCO dyan eh. Obvious naman yung mga sindikato, kilala nila kung sino yung mga head eh. So, either na merong pre-arranged na coordination na may dadaan. Kaya nga, napaka-risky na 2 tonelada, ipapasok mo, 13 billion worth, tatayaan mo yung ganun. Unless, na yung 2 tonelada na yon is only 10% ng talagang shipment. 20 tons. So, yung consumption rate ng market, ilan ba na serve ng 2 tonelada, ilang Pilipino? Kung isang gramo ang isang customer, ilang gramo ang isang kilo, tapos 1,000 at 2,000 na kilos. So, yun yung tao. Okay? So, pwedeng ano lang yan, pahuli. Pero hindi. Kung ang punto iba-iba yung packaging at iba yung quality, iba-iba, at parang masangsang na, yung parang sira na, reject na. So, parang na-stuck yan ng matagal, tapos nire-recycle lang ngayon para ipakita na merong accomplishment. It can be done also. So, I would like to look at it from the point of view ng operations. Na something is not right psychologically, physically, militarily, by operationally, na ilalabas mo yung 2 tonelada, 13 billion worth, nakataya ka kunwari kung meron kang 2 billion o 4 billion, kung 2 billion, hindi ka na basta-basta. Kung 2 billion yung nakataya mong pera, ikaw yung sindikato, hindi ka papayag. How much more kung 4 billion o 6 billion yung nakataya mo? Hindi kasi natin alam yung downstream na mga gastos. Pero I'm just assuming, kahit 1 billion, hindi mo basta-basta 1 billion itatapon mo sa isang kalsada na isang sasakyan na walang unescorted. Eh kahit ako, 1 billion. Alam nyo ba yung bangko? 2 million dala-dala ng armored car? 2 million. Alam ko yun because once upon a time, nag-withdraw ako ng 2 million sa Citibank. May deposito akong 5 eh. Winividraw ko yung 2 million. Pinaghintay ako isang oras. Citibank yan ha. Ang sabi sa akin, kulang daw yung pera nila. Mauubos daw. Kasi 2 million lang daw yung ano nila, yung standby for any specific day. So, nag-withdraw ko bigla ng 2 million unannounced. Sinisisi pa ako, dapat daw, tinawag ko. Sabi ko, teka, pera ko yun eh. Ba't tatawag sa iyo? May I request permission na withdrawing ko yung pera? Mga loko-loko. Kaya nga, sabi ko, o gano, sir, mga isang oras. Bakit isang oras? Sir, mga galing pa yung pera from Central Bank. Tapos nun, iyahatid ng armored car. 2 million pesos. Ito 13 billion. Worth. Papatayan tao, papatayan sindikato para hindi mawala yung pera na yan. No? Yung worth na yan. And these people in government, BBM, DILG, and even the PNP there, PIDEA, they're just pulling us, pulling the people. They don't know shit kung paano mag-operate ang drug syndicate. Pagka pera na pinag-uusapan, ano siya? Hindi basta-basta, papatay talaga yan. Tapos sasabihin, pinakmalaking hole ito, walang namatay. Wala. Hindi nagkabarilan. Kaya nga, lalong kala questionable. Sabi ko nga sa inyo, if I am the security guy,
operator, automatic yan, may motorcycle rider ako, dalawa. Kaya nilang depensahan yung sarili nila. May granada yung mga yan. Kaya nilang makipag-shoot out. Because ako, drug lord, sir, kailangan namin ng 100 granada. Oh, bili kayo, sige. Kailangan namin, sir, ng panay pistol, mga ganon. Tapos shoulder strap para madaling kunin, etc., etc. Kailangan namin ng mahaba, okay, submachine gun. Sige, sige, bilhin lahat yan. O, kaya ipasok natin. May kaibigan akong may diplomatic passport. Pwede pa. Mga ganon. They can do that because it's drug money, no? Na nagsasalita. Okay, so, may sasakyan, pagka sinabing delikado, hindi natutuloy yung shipment. And mind you, just 1 billion. No? Not more than 1 billion. So, yung 13 billion worth na yan, you're talking of mga, anim o pito na shipment. Sige, force mo, anim. Anim na lusot. Pero, kinakailangan na Kinakailangan na ng natin, ng market. O di sige, isang araw, gawin natin yung operation, pero anim na shipment. You can do that in a single day. Kahit nga every 15 minutes, labas eh. So pagka nagkahulihan, hanggang doon na lang yon. Lusot na yung iba. Lulusot yung iba. Kasi magkakatimbrihan eh. Kuya, magkaroon ng enkwentro. Yun ang inaano ko, bakit walang escort eh. Kasi automatic yan eh, kung ganun kalaki, dapat meron kang forward na security, meron kang backup security sa likod. Kaya nga sa akin eh, minimum 3 sasakyan eh, tas may motorcycle rider. Kaya ang mga tao, pagkakasyahin ko na, mga yan eh, kaya 12 tao, pwede na. 12 hanggang 15 tao involved. So, kung tiko 100,000, ang bayad mo doon sa tao, bonus for a single day na trabaho, matino na trabaho, that's only 100 times 15 o 10 o 1 million hanggang 1.5 million. Kahit gawin mo ng 2 million. Kahit gawin mo ng 10 million. Because ang pinag-uusapan dito, yung puhunan ko na kunyari ilalabas ko, yung 1 billion worth muna. Hindi labat, hindi ko ilalagay sa isang delivery van yung lahat na 13 billion worth na yon. That's the point, no? Kung magkaenkwentro, meron pa akong natitira na 12.3 billion worth. And then I'll think of another way of executing the transfer from one point to another point. Oh, matagal lang masyado doon. So, yung cost ng product, palagi mo na ng 2 billion, cost of operations, security, tracking, and landed cost niya, kasama na yung pre-operating cost na tinatawag mo goodwill or lagay sa mga government personalities, no? Kahit kayong makulong, may sasalo doon sa legal, no? Sa piskal, o kaya sa judge, o kaya doon sa PNP, may sasalo para makapiansa o makalusot. Yung, kaya nga, kahit palagay mo na yung 2 billion worth or more, it calls for a lot of, actually, hindi na nga ang, no-brainer eh. Kung ganong kalaki yung stake mo, ikaw, gaya na sabi ko, bangko, 2 million lang, gwardyado ng armored truck. 2 million lang, pesos. Mini-withdraw ko. Noon, yung may kaya pa ako noon. 2 million. Dati noon, magbabayad pa ako ng tax, 500,000 plus eh, no? Pero ngayon, hindi na. Ako, jobless, wala akong trabaho. So, ang doon, buti na lang si Mrs. magpe-pension si Mrs. So, kung kunyaring yung 2 million pesos, inaano ng banko, gwardyado, ilan yung pang nakabaril lang, shotgun pa ngayon, automatic weapons na sila kasi may mga permit na eh. I cannot just imagine 13 billion worth.
isang tao lang ang kasama, di pa kasama sa organization. Inosente pang tao. Stupid. This government is pulling us. Yun yung sa akin. Pulling, pulling, pulling. No? Pulling our leg. So, kaya mo maglagay ng 100 million eh. Sinulat ko rito eh. Parang goodwill. Kaya nga, okay lang yung mag-spend ka ng 10 million for tracking and security in a single given day, kung ganun ang takbo. Ako ha, ako willing akong mag-gumastos ng 10 million, 20 million, para lang safe and sound yung investment ko na 13 tons, Diyos, 13 billion worth. Mario Joseph, 13 billion. Either na bayad na yan, binayaran ko yan ng 2 billion na kunyari cost of product, o 4 billion na yung nakomit kong pera dyan. Or, ano lang yan, gentleman's agreement from one drug lord to another, kung saan galing siya. Abroad daw galing eh. Again, punto. Parang yun, nalaman kagad na abroad. Hindi pa kagad nasusuri eh. Tapos nung kung ano, nung pinagsasabi nila. Mali nga eh. Tapos nun, kung ano, nakautang ako dyan, kinakailangan lalo na protektahan ko yan. Kasi utang pa. Mukha ko nakataya na sabi ko, pagka nabenta ko na yan, pautik-utik, babayaran kita. Eh sila naman kasi, produce sila ng produce, gusto nila mailabas din, okay lang kasi nakaano sila, part ng cost of doing business, eh may mawala. Kasi nababawi naman nila kasi 100% naman ang tubo. No? Malaki ang tubo. Eh, chemical lang naman yan eh. Saka mura ang labor. Diba? So, timpla lang sila ng timpla. To market sila ng market. Kaya nga, ano, the worst. So, ay, nako. Bakit kaya mo ilalagay yung itlog mo sa isang basket? Kaya nga, dapat nga, 1 billion lang eh. 1 billion. Malaki na yung 2 billion na shipment. Malaki na yun. 1 billion, okay na yung 1 billion. Tapos nun, okay, so diniscuss ko na yung the way it should be done. Kung kahit nga ano, isipin nyo, bala ng AFP. Oh. Isipin mo, bala ng AFP o payroll ng mga kumpanya. Tumatawag kayo ng armed escort eh. Kunyari yung sweldo ninyo ng 15-30 o ng, ano, ng isang buwan, ide-deliver yung pera. O kung nasa mining kayo o nasa kung saan kayong ano, parte ng Pilipinas na medyo delikado, pwedeng ma-hold up yung payroll. Meron kayong armed escort. 13 billion. Walang escort. Grabe. Okay. So, next point. Wala bang intel yan? Kung kasi, kung walang intel, kaya kita mo talaga na ano siya. All the more dapat hindi nagpa-press conference ang presidente ng Pilipinas, DILG at PNP, PDEA. Bakit? Eh, wala nga kayong intel eh. Chamba eh. Kasi regular checkpoint dumaan. Regular checkpoint. Imagine that. Kaya nga, scripted eh. No? Either alam nung humuhuli o hindi, ang punto na ano siya, ang punto nahuli. Yun yung palabas ngayon, nahuli. Tapos nun, ina-account ngayon. So bakit wala nga escort? Tapos nun eh, dumaan sa checkpoint, nagpahuli. Walang barilan man lang. Walang kasama man lang yung driver na isang trusted na who will shoot it out. Who will dictate to the driver what to do. Kaya nga palpak eh. Ang worst is, bakit nag-press conference, presidente pa ng Pilipinas na nagpa-facilitate ng conference. Sasabihin pa doon sa mga media, huwag niyo tanungin to, itong nang huli, huwag niyo tanungin kasi meron pa mga investigasyon. Gago! Eh, dapat yung walang press conference eh. Bakit? Kasi ang daming dapat tanungin. Saan nang galing? Paano niload yun? Paano mo na hinire? Are you a regular customer? Kaya ka hinire yung van mo. Are you a regular? Is that person a regular customer? Sino siya? Ano pangalan niya? Taga saan siya? Saan mo dinala yung sasakyan mo? Paano sino nag-load? Ilan yung nag-load? Kilala mo ba? May sketch mo ba yung mga mukha nila? Anong tawagan nila? Anong pangalan nila? Ano yung building? Saan yan?
Yun yung pinanggalingan. Eh, yung pupuntahan. Tapos magpapapress conference kayo, mga loko-loko. Diloloko nyo tao eh. Stupido. Bakit nyo papapress conference kayo? Talagang alam nyo, walang operation. Kagaguhan eh. Nanloloko lang kayo eh. Tapos exactly twice nung nahuli kala Domingo, General Domingo. Naalala ko. Na yon 980 kilos. Ngayon eh doble. Pinapalabas yung pinakamalaki na hole na walang patayan. Talagang tinitira niyo. Ang effect niyan si BBM na hindi siya durugista. Lumalaban siya sa droga. Yan yung image na gusto niyong mangyari. Number two, yung drug war ni Duterte mali, may patayan. Kasi ito, pwede naman magkaroon the biggest hole in the Philippines history, eh walang patayan, walang namatay. Kaya parang patama kay Duterte na yung drug war ninyo, gago. May patayan, daming pinatay. Kaya nga yung ICC, kating-kating pumasok dito eh. Eh yan o, oh, ito nyo yung aming drug war, walang namatay. Tapos noon eh, ano ba? Yung pinalalabas ninyo, yun nga, si Bongbong, eh walang, hindi siya durugista, still in the, naniniwala siya sa war on drugs, pero yung kanyang style. Si Duterte, pangit yung kanyang war on drugs. Stupidong yun. Tapos pinakamalaking hall. Maniniwala na sana ako, kaya nga lang, mahirap talagang magpagago sa inyo eh. Mahirap magpagago sa inyo eh. Kasi nga ano eh, you do not really know. If there is a drug syndicate, it is the very, we are all witness, kayo, you were all witness to the kind of drug syndicate na hinarap ng Duterte government, nila Bato, no? Yung mga sumunod na PNP, yun yung totoong sindikato. Itong mga to, itong mga ngayon, hindi nila alam na ang sindikato, ganyan-ganyan lang. Akala nila, hi, hello, walang barilan. Hindi, papatay ang sindikato. Kaya nga hindi pwedeng Mr. Nice Guy dyan. Pagka droga pinag-uusapan, handa na yan because nag-cross na sila ng line. The moment a person crosses the line na manggagago sila ng kapwa Pilipino, magiging durugista, magtutulak ng droga sila, magbebenta ng droga para maging addict yung mga anak ninyo, mga kapwa Pilipino, masisira ang buhay dahil sa droga na yan, they have crossed the line and they're ready to kill. Yan yung tong BBM administration. Parang ano eh, parang lutang eh. Walang, kaya nga palabas eh. Sorry. Sorry din sa PNP, pero tingin ko, something's not right dyan sa ano na yan. No? Ay, maraming salamat sa mga nagpapadala. Maraming salamat sa inyo. Di na ako mag-ano. Di na ako magkikriminal. joke. Di na, mabait na akong tao. Inaano ko lang naman eh. Iniisip ko lang kung ako yung nasa kalagayan ng mga walang yung kriminal na to eh. Ganun ang gagawin ko. Hindi yung ganyan na sinasabi na walang barilan. Walang barilan. Tapos, isa pang punto. Press conference. Yan yung sinasabi ko kanina. Why call for a press conference? Eh, ang daming ang saan, di ba? Saan galing? Sa papunta. Dapat malaman yon. Bodega yon. Eh, malay mo kung meron pa doon. Bigla kayo nag-press conference. O, di ba? Papakita kayo ng police line, nandun yung droga, tinitimbang, nag-face mask yung mga personnel doon, di, tinitimbang isa-isa. Tapos patayo-tayo kayo, pag ganyan-ganyan, director. Pasikat kayo! Hindi na dapat muna nag-press conference kung seryoso kayo sa drug war. Ang nangyari was a perfect
opportunity granting. Totoo lahat yan na pinagsasabi ninyo. Granting, totoo lahat yan. 13 billion worth, 2 tonelada sinyip. No? Dapat, ano muna kayo? Tahimik muna kayo. And then, nag-follow up operations muna kayo. Pero hindi. Talagang sinalita ninyo kasi anong ginagawa ng PNP? Hindi ba kayo nagsabi dyan sa presidente? Uy, huwag ka na muna magsalita, BBM. DILG, huwag muna kayo magsalita. Eh, dapat hindi nyo na muna tinawagan. O sila ba ang tumawag sa inyo? Uy, meron ditong droga na huli. Tapos, si BBM, parang naging sarhento, no? Tapik-tapik, dun sa nakahuli. O, huwag ka muna, basta huwag mo sabihin kung ano yung operational details, ha? Parang ginaguide niya. Anong klase kang presidente? Mario Joseph ka, oh. Eh, papel yun ng kusinong superior officer. Tapos sasabihin sa press ni BBM, oh, wag nyo na basta tanongin to, ha, kasi may, ano pa to, under investigation pa, bla bla. Eh, ba't kayo nag-press conference? Stupid talaga. Kaya kitang-kita ng taong bayan, niloloko nyo kami, no? Niloloko nyo kami. Ang nakakita, ang dami-dami pang tanong. Dapat na na-operatean yung pinanggalingan at yung pupuntahan. At baka bodega yon, at baka production line yon. 2 tonelada, isipin nyo kung talagang nag-iisip kayo, mga bangag. Kung nag-iisip talaga kayo, kung dalawang tonelada yung shipment na yon, at totoong shipment yon, yung pinanggalingan noon, baka factory yon, at baka may 10 tonelada ron. O 20 tonelada doon na kung saan-saan dinadala sa parte ng Pilipinas. Ito sa Batangas lang nakuha. Bakit kayo ganyan mag-isip? Ang tatanga ninyo. Sorry, pero talagang tanga kayo. Because palabas lang eh. Yun yung punto. Hindi kayo interesado kung saan galing. Hindi nyo operatan. Nagsalita ka kayo sa media. Ngayon, pinuputakti na kayo ng batikos, ng sokmet. Kita nyo na. Palpak eh. Tapos nun, hindi nyo tignan kung saan papunta para makulimbat ninyo yung sindikato doon sa forward ng chain distribution system. Makuha nyo para mapasok ng mga asset at ng mga operatiba na kukuha doon and then magde-deliver. Malaman ko, may nako. Nakuha mo, ang dami sanang nakuha, pati personalidad. Ito driver na hindi pa konektado sa sindikato. Kaya nga, palpa kayo. Peke. People of the Philippines, huwag kayo maniwala dyan sa mga fake news na yan. Tapos sasabihin ng mga troll, okay, maniwala kay Pinoy Survivor. Peke. Ako'y sinasabi ko, yung the way it should be done, the way it is done. Ha? Hindi yung ganyang style ninyo, pinakikita ninyo, BBM, DILG, sorry, PNP. Pinapakita, may timing lang PNP eh. Nandun yung mga amo eh. You are just showing to everyone how stupid you are, how stupid President and DILG you are by making yourself look stupid in mainstream media. Itong mainstream media naman, ang mali naman mga tanong ninyo. Mali-mali naman yung mga tanong ninyo na. Eh kasi, mag-aral din naman kayo, mainstream media. Ang dami, napaka-obvious naman yung mga dapat itanong eh. Isipin nyo, bakit driver lang? Anong oras ba nakulimbat yan? Anong oras? Kasi may importance yung time. No? Anong oras siya nakuha? Eh kasi ko ako magpapa-operate diyan ng sindikato, eh tatauhin ko ng tulog pa yung mga tao, no? Idadaan ko diyan mga alas 5 ng umaga, alas 4 ng umaga, yung tamang-tamang o alas 3 yung hindi, pero alerto kasi pagka alas 2, alas 3 eh, alerto eh, no? Alam nila yun yung holy hour. Yung tamang bukang liwayway na nagikab na ganyan na nagjijingle pa siya, kumukurug-kurug pa. Kakapi-kapi pa, gutom, tamad, ganun ba. Bagong gising, nag-stretch out pa yung mga tao. Yun ang perfect time na ibabiyahe ko.
na dadaan ako. Pero yun nga eh, dapat meron akong lead scout, meron akong advance party to tell me it's clear all the way. Maandar yung delivery, may harap sa kanya, merong sa likod niya. No? Para kung meron mang biglang sumulpot doon, merong kaharap kaagad, e-encuentro. Para itong dalawa maka-reverse, maka-withdraw. And then meron silang tinatawag na PRP, pre-arranged rallying point, saan sila? At what point sila, kung saan sila magtatago? O idadidich nila yung droga. Yun yung pinagtataka ko, bakit ang tanga-tanga. Kaya nga, sabi ko kanina, good news! Malapit nang malutas ang drug war, matapos ang drug war dito sa atin. Bakit? Eh, pinalalabas nila, ang tanga-tanga ng... ano ito eh, yung battle of the stupid, no? Battle of the no brains, no? Yun yung ano doon. Grabe. So, meron pa ba akong na... okay. Paano na hire yung ano, yung photon, no, yung driver? Ayun nga, tinanong ko kanina, is he a regular client, yung tumawag sa kanya na para ma-hire, kaya pumayag siya. Is it the first time? Pero paano na i-load yun? Anong ginagawa nung driver nung niloload yung van niya? Ano, nagkakapi-kapi siya, kinausap siya, may pinarap sa kanyang chicks na ano, hindi natin alam eh. So dapat yung mga tanong na yun, nasagot ng PNP o kaya ng mga investigating ano agents. Tapos doon, tahimik lang ang presidente ng Pilipinas. Eh bakit sila kating-kating magano? Kasi nga palabas lang eh. Palabas. Bakit ka magkaano? Kung ang hinahabol nila score, edi mas malaki sana yung score kung yung pinanggalingan at yung paroroonan nakuha pa. Di ba? Hindi eh, kating-kati sila eh. Mali-mali, tinitimbang pa, tinitignan pa. Tsaka nag-press conference. Kita nyo nang walang ka-value-value yung ano eh, yung ano nila, thinking nila na akala nila papasok, maluloko na yung taong bayan. Pero iba na ngayon, maraming vlogger eh, maraming vlogger na nag-iisip. Kahit yung mga vlogger na hindi, walang experience, military experience or whatever, nag-iisip sila eh. Alam nila eh, no? A simple person, a simple Filipino can tell, niloloko lang ako nito eh, but driver lang kasama, 13 billion worth. Giba yung point ko nga sa inyo, 2 million lang o barya-barya lang ang dala ng bangko ng sa mall. Kita nyo, nakabaril pa yung mga pumapasok sa mall. Na paparado yung paparada sa driveway ng mall, sa SM o whatever mall, o kaya kung saan, establishment. Dadating yung nakabag, isang galing sa kung saan bangko siguro yun, mother bank, no? HQ nila, o kaya sa central bank. Dala-dala, 2 bag na ganyan. O kaya minsan nakikikarga rin yung, ano, yung security. Mga 3-4 na security, may naiwan pa doon sa ano. Naka-trigger pa lahat mga hinahin. Kaya minsan ako, umiiwas ako eh, baka mamaya baka ma-accidental per, tamaan ako eh. Kaya ayoko tumatawid sa ruta nila eh. Pagka dumadaan sila, pinapauna. Ay, mauna kayo, mauna kayo. Baka mamaya, naka-trigger ka pa. Ginaganong ko pa minsan yung gwardiya eh. Naka-trigger ka pa, mamaya pumutok yan. Hindi sir, naka-safe. Walang yaw. Anyway, so yung malit na amount, no, yun yung in-stress ko ha, malit na amount, armored car, no, tangki de gera pa, no, parang tangki de gera, armored car with all the security personnel attached to that car, no, 4-5, o 1 team, 7, nakakatao, combat boots full pack, nakaitim. Tapos ito, 13 billion worth. Something's not right, really. Kahit 1 billion, maglalaki ka security. Kahit 500 million worth. Kahit 100 million worth. Ano yun, magtapong ka 1 million para sa araw na yon, sa shipment. Because yun lang naman ang delikado. From point A to point B, kasi pera mo yan eh.
investment mo yan, point A, point B. After that, i-distribute na, pupunta na doon sa safe house mo yung mga distributor mo, yung mga mga pusher. Oh, kundi yung mga trusted mo, okay na yon. Pero ito, point A to point B, you spend for it, kahit nga buti kang 10 million, 20 million. Kung pinag-uusapan mo naman eh, pusa, 13 billion. Hindi mo pagsasabay-sabayin mo. Hindi mo talaga pagsasabay-sabayin yan, isang ano. Eh kung itlog nga yan eh, oh, nabalaho yung ano mo, yung delivery truck mo, o nahulog sa bangin, basag lahat na itlog mo. Pero yung kala BBM tsaka kay DLG nabuo. Yan nga lang bugok. sorry sa inyo, pero nakakainis eh. Nakakainis, ginagawa kaming tanga eh, no? Ginagawa tayong tanga. Okay, so anong intent, no? Ah, sinabi ko na si BBM naging facilitator, no, sa press conference. Pangit eh. Presidente ka ng Pilipinas, ikaw nagde-direct. Huwag na kayo magtanong dito, ha? Ah, kasi under investigation pa. He can only give you some points how it all happened. Pero hinarang din eh. He cannot give you exact details because still under investigation. Tapos lumagay siya sa likod. Anak ng toko. Ngayon. President of the Republic of the Philippines. Have you seen Duterte do that? Na? Eh, Duterte, mura-murahin ka pa eh. Gago ka, official ka, ganun ba, di ba? Tapos merong patama sila kay Duterte, no? Mali yung drug war ni Duterte. Duterte's drug war was bold. Duterte's drug war was serious. Was determined, no? Was cruel. I want to use the word cruel, but liberating for the Filipino people. Life-saving for the Filipino people. That was the right na drug war. No amount of mga putragis kayo, mga human rights kayo, mga ICC kayo, mga investigador kayo. Yung drug war ni Duterte ang tama. Pagka naglaban, patayin, barilin. Tama yon. Dapat nga yan eh, pagka naglaban yung mga corrupt na opisyal, patayin. pagka naglaban yung mga corrupt natin opisyal, patayin yan eh, di ba? Yung nigigil, yun yung tamang drug war, hindi yung kay Kuting na drug war. Oh, walang namatay. Walang namatay. Eh, wala silang ka-idea na itong mga drug lord, itong sindikato, papatay. Kaya nga, dapat maingat ka. Kaya nga si Duterte, sinasabi niya sa mga PNP, no? Kaya mahal na mahal siya ng mga PNP. Nasabi niya sa mga PNP, sa mga operator, huwag kayong magpapauna. Kasi pag kayo nagpauna, yari ka. No? Yari ka. Hindi ka, uwi ka, patay ka na. Para kawawa naman yung asawa mo, yung anak mo, mabalo nga yung asawa mo. Kaya nga, protektado ni Duterte yung mindset. Basta nasa tama kayo, you are doing it for your country, for the people, and then for protecting yourself. Tamang drug war yun. Walang pinipili, kahit general. Upakan. Tama yun. Ito. walang barilan, walang patayan, walang namatay. the biggest drug ano. So ano yung intent nito sa tingin ko? Ang intent nito ng nangyari na to. It is a redirection operations. Okay? People of the Philippines, sorry BBM, sorry DILG, ito'y pananaw ko, no? Yun ang honest to goodness kong pananaw. I think you are redirecting the Filipino people's mindset na dinedeviate ninyo yung usapan away from US-Philippines na alliance. Yung pending war with China. Isa yun, dinadivert nyo. Pangalawa, dinadivert ninyo yung usaping
pulboronic kayo. Ikaw, BBM, ikaw, DLG, sorry, yun ang sinasabi ng mga tao eh. And I want to prove it na hindi kayo ganon. Kaya nga PNP, AAP, you subject the president and everyone else around him to an honest to goodness drug test. Kayo, presidente, BBM, et al, lahat kayo, I don't give a shit kung ano sasabihin nyo. Ang mahalaga, yung sinasabi ng taong bayan, you subject yourself to an honest to goodness drug test para tapos na itong usapan ng droga. Hindi yung gagawa-gawa kayo ng kwento para lang, imbento ba na kwento, para lang ma-divert ang taong bayan na hindi kayo nagdodroga, na ship. Wow! Ang galing! May accomplishment si BBM. Pipikapin niya ng mga ano nyo, mga troll at saka mga bayaran ninyong mga lintik na mga vlogger. Kita nyo, may accomplishment si BBM. Eh, paano? Nainggit kayo. Kay Duterte, hindi ganyan eh. Kaya nga, alam mo, palabas lang eh. Yung 500 kilos, yung 100 kilos, nagkakapatayan. Ito, 2 tonelada. Wala man lang armed escort. Stupido. Niloloko nyo kami. Bangko nga, may escort. 2 million, 1 million. Kahit nga 5 million eh. 10 million ang hinahatid ng bangko. Bank to bank. O, central bank. Hiram-hiram ba, kunyari. Meron kasing float na lending rate eh. Daily lending rate. Pagka nakulang ng pondo to, hiram siya sa central. No? Nyawa kayo. Tapos nun eh. Yan. 13 billion. Diyos ko. 13 billion. Eh, yung magde-deliver nga ng gulay, may kasama lagi. Yung kamatis lang at sibuyas. Oh, may kasama. Diba, merong rider dito. Kung maplat, may gagawa. May magjajak ng kanyang truck. Tapos meron doon sa likod pa, nagbabantay, baka may nalalaglag doon o baka may nagnanakaw kasi pagpasok sa Maynila, yung mga bata, minsan inakit na yung truck, kumukuha. Oh, bigas din ganun. Pag-deliver, meron tao, pahinante. Gulay, sibuyas, pakwan, lahat ng delivery eh. Baboy, di ba sa baboy, kita nyo, may nagbubuo sa likod ng tubig para lang yung baboy hindi init na init. Ang init sa main eh, na ano yung baboy. Kaya nga, merong drum doon ng tubig, may tabo, pinapaliguan yung ano, yung baboy. Lagi may kasama yung driver. Kasi kawawa siya, kung wala siyang kasama at may abiryang nangyari, hindi niya pwedeng iwanan yung truck. Hindi niya pwedeng iwanan yung sasakyan. Lalo yung laman ng sasakyan. Eh, 13 billion worth, Diyos ko. Laki yung kasama, kaya ang kalokohan yan. Niloloko nyo yung taong bayan. So, the intention is right, redirection. Mawala yung issue sa drug use ni BBM. Ma-ship yung attention. Ma-ship yung wala sa gera, away from China, West Philippine Sea. So, they can do what they want. Tapos dito, away from Chacha, away from all the issues. And then, para yung hindi mapag-usapan yung maisog rally na yan. Yung ganito, yung ganun, na epekto ng rally at yung mga issue against sa BBM pa et al, para hindi mapag-usapan yung mga nakawan na yan, is all redirection. Redirection of mainstream media and SOCMED. Bloggers. Kita nyo ngayon ang laman ng bloggers? Oh, di ba? Yan. yung biggest hole, kaya nga lang, ano eh, backfire eh, no? Ang pinag-uusapan ngayon is peke. Pero at least pinag-uusapan pa rin. So, nawala ngayon yung issue sa, wow, galing sa Amerika, ano pinag-usapan? Wow, magkakagera na. Wow, magbabalikatan na this month. Wow, ano kaya? O, diba? Animal tong ano na to, administration na to. Sorry do sa mga PM mayor na naniniwala sa kanya, no? Sorry. Sorry mga sir, no? Sa mga upper class ko, sa mga underclass ko, you report to me. you in athletic uniform, squat trust lang. Ne, pero gentlemen sa no. Mga pare ko, mga kabalyero, mga sir, mga upper class, no?
Is this the kind of government that you want to run this country? AFP-PNP, is this the kind of commander-in-chief that you will respect and you will offer your lives, sacrificing yourself na to the point na pwede kayong mawala, maulila ang pamilya ninyo? Hindi ako nagsosow ng ano ha, hindi ako nagsosow ng discontent, etc. You have minds of your own. Meron kayong sarili nyong isip, AFP-PNP. Ang sa akin eh, salitang upper class lang, salitang kabalyero lang, salitang PM mayor. From one PM mayor to another. Damay na yung mga non-PM mayor, damay na yung mga sundalo, etc. etc. From one soldier to another. Tama yung sinabi ni Alvarez. Tama yung sinasabi na nakalagay sa konstitusyon. Sinasabi ko yun, ito, taong bayan, konstitusyon, government, di ba? Pero mga Pilipino, tama naman yung sagot ng AFP at saka ng PNP na sinasabi their loyalty is to the Constitution and to the Filipino people. Ang linaw na sinabi ng AFP. Hindi nila sinabi na their loyalty is to the President. Sinabi ba nila yon? Their loyalty is to the President? Hindi. Sinabi nila, their loyalty is to the Filipino people. And I appreciate that so much, mga kabagang, mga AFP at PNP. Ibig sabihin, hindi pa nako-close yung ring. Alam niyo pa rin yung sinasabi niyo. Kasi pagka kayo nabili na, at kayo ay mga juts na rin, mga bangag na rin, ang sasabihin niyo, our loyalty is to the President. We will protect the Commander-in-Chief. Hindi. Sinasabi nila, they will protect the Filipino people and the Constitution. Ang linaw nun. And what does the Constitution say? That the duty of the armed forces is to the people, to the sovereignty, to the Constitution. Ang linaw nun. Okay? Tapos sinabi pa, their loyalty is not to one political affiliation. Their loyalty is to the Filipino people. So, kahit nagbabangayan ang Marcos at Duterte, ang armed forces, sige, bahala kayo, mag-away kayo, mga politiko, mag-away kayo. Pero kami, pantaong bayan lang kami. Kaya kayo, taong bayan, alamin ninyong maigi yung sinasabi ng inyong armed forces at ng PNP. Ba't ako napunta rito? Pinag-uusapan natin, droge. Ang inyong AFP at PNP, kung ano sinasabi nila. You read between the lines because they're communicating to you. No? Ewan ko, bakit ganun naintindi ko? Pero sa akin, wow, ang galing. Sinabi nung dalawang spokesperson, yung babae, dalawa, PNP at AFP, nasabi nila, their loyalty is to the people, defend the people, protect the people, the Constitution. O, di ba? Yan, malinaw. Kayo, taong bayan, you better know what you want. Kung gusto niyo ng ganitong klase ng palakad, abe, go ahead. Kung gusto niyo ng hindi tama to, you stand up for what you think is right. Kaya ngayon, mali. Di sabihin kong mali, mali itong ginagawa na to, niloloko tayo eh. Okay, so ang benefit nito, para trophy points kay BBM. At para tirahin na rin si Duterte on his war on drugs na palalabasin, kita mo yung war on drugs mo. Ang dami mong pinatay. O ang dami mong pinapatay. Pero hindi ka naman nakahuli ng ganyang kalaki. Hindi ka gaya sa amin. Wala pang namatay, pero nakahuli kami ng the biggest hole in the history of this country. Oh, di ba, Duterte? Sabay. Oh, di ba, mali ka? Yun nga eh. Kaya nga, may patama pa kay Duterte. So, in conclusion, it benefits BBM to speak about this na nagpa-presscon sila, pero actually, sila na rin ang cause ng mga mali. Maling-mali-mali talaga kasi halatang halata na they're doing it wrong. They're doing it improper yung ano eh, tirade. You do not, pagkaganyan kasi na lalo na hindi siya, walang intel info, chance. Kaya, walang intel info, kaya chance na
nag-checkpoint, regular checkpoint, pumasok, boom, huli. All the more dapat nagkaroon ng pag-tighten na lumabas yung scoop na yan sa media. Dapat walang press con. Kasi chance, target, chance, opportunity na nakulimbat. Assuming na totoo yung 2 tons na delivery na transport ng droga. Because ang dapat malaman dyan yung pinanggalingan, kahit bugbugin mo yung driver, sorry na lang sa human rights niya, bugbugin mo because there is something more important dun sa kanyang well-being. Of course, you preserve him. Yung buhay niya ba? Pero you need to tactically interrogate the person para malaman mo yung before, yung pinanggalingan, at yung papupuntahan niya para ma-operatean sabay-sabay yun. Because yung timing mo ng reaction time mo is so short kasi alam nila what time ka umalis and what time ka ine-expect ay nahuli ka. Kaya dapat bulabugin mo sabay-sabay. Boom, kunana, para hindi makatakas. O, diba? Eh, takot, yung main driver. Pag hindi ka nag-cooperate, yari ka. Habang buhay ka, yari ka. Tignan mo yung kargado mo. 2 tonelada yan. Bla, 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 bla. Tapos, ano. Magsalita yan. Eh, talagang alam mo na palpak eh. Okay, so, it benefits BBM to say all those things na meron may ganyang operation and all that. And bottom line, para si Randy, si Duterte, no? Bottom line, I would like to say na mga Pilipino, yung drug war ni Duterte is the best type of operations or campaign. I would call it campaign. The best campaign, in my humble opinion, unsolicited opinion, it is the best na nakita ko na style, Philippine style na operations na kahit naging madugo siya, eh, naiiwas nila ang bansa natin na maging narco state. Na yung sinasabi niya noon na 6 months tatapusin niya, because ang pagkakasalita niya na yon na 6 months lang tatapusin niya is from the point of view of a mayor. Grabe na pala. Kumbaga sa Lord of the Rings, talagang Lord of the Rings, ang daming drug lord. Tapos yung mga paninira ng mga iba na kalaban niya na si Duterte mismo ang drug lord, bla bla bla. Ang problema nga eh, hindi na nasugpo lahat eh. Naubos din yung time niya as president. Pero yun yung honest to goodness na masasabi ko in my humble opinion na tama na Philippine style na war on drugs, no? Mabait siya pagka kinakailangang mabait. Pero walang ya siya, brutal siya pagka kinakailangan maging brutal. Kaya nga, the best eh. Ano siya eh, yung opposite na pole, north-south pole, no? Kumbaga sa magnet, di ba? Walang niya ka dito, brutal ka, putragis ka, walang awa, papatayin talaga kita, putang, ang daming yung pinatay ng mga tao. Hinayo pa kayo, ang daming na-rape dahil sa inyo. Ang daming nasirang mga kabataan dahil sa inyo. Nasirang pamilya dahil sa inyo. Patayin kayo. Pero, pag doon sa kabilang dako naman, kung ikaw ay willing ka na bumalik sa gobyerno at willing ka na ma-rehabilitate, ma-rehab ka, kasi biktima ka, ang bait nila. Yun yung tama eh. Ang galing, magaling. And anyway, hindi pwede yung style BBM na bait. Stupid yun. Wala, hindi pwede yung ganyan na hindi ka ready ng ano, eh, wala naman namatay, okay ito, the best to, walang ano. Kaya yan ang gusto ko ma-maintain na, no, na drug, war on drugs, no? Pwede naman palang hindi mamatay. Subukan mo yung anak mo, ay, yung anak mo, ma-ano ng biktima ng droga, ang mahal mo sa buhay. Ay, nako, anyway, so, let me answer some of your comments kung abutin. Okay.
Kitty Love, hi sir. J.R. Santos, good evening po, Captain. Salute po. Maraming salamat. Sammy Lito Mantilla, hello. Firefly, simple, silent, but I shine. Good evening po, sir. Magandang gabi, Firefly. Ano tawag niyo sa Tagalog, Firefly? Anong Tagalog ng Firefly? Black Lang, Bandit Gaming, good evening, sir. Magandang gabi. Garcia Lee, Leo. Garcia Leo, good evening, sir Dado. Stoy, maingay na naman kayo. Sino gusto matanggalan ng koko? Okay, sorry. Kanyari matapang. Bawal tumawa para makita nilang serious. Aldencio Bayawa. Hi, Sir Dado. Good afternoon. Watching from UAE. Hello, UAE. Mary Santosildes. Good evening and happy Wednesday. Ricardo Paulino. Long live, Sir Dado. Maraming salamat. Esther Tangile. Tangile. Oh, good evening, Sir. Kitty Love. God bless you, Sir. Ingat po kayo palagi. Lagi. Nag-iingat. Thank you. Hitchhiker. Run for Senator, Sir. Ayoko. Ayoko. No senator for me. No government for me. Until na maayos yung corruption na yan. Na kailangan may death penalty. Magkaroon ng ano tayo. Maayos yan. Kung pwede nga lang yung military, sumpungin ng military junta na lang eh. Okay na sa akin yan. Ay, siya nga pala, military junta. Cross my mind. Di ba nagsabi ko sa vlog, no? Nagsabi ko mga pangalan, Gibo, Anyo, sino pa ba? Duterte, hindi pwede, di ba? Vested interest, pangit eh. Kasi anak niya, makinabang. Sara Duterte, di naman pwede kasi siya yung next in line, no? So, yung dalawa, alam, naintindihan nyo, oh, excuse na yung dalawa, hindi pwede. Kung option 6, no? Kung sakasakali na may mag-isip, no? Para hindi, ano ba, napag-usapan. So, isa is mga yung mga religious order, yung mga religious groups, no? Pero ang pinag-usapan is yung mag-chair. Tapos, cross my mind kanina, kunyari si Magalong, no? Sabihin yung iba, sasabihin, dilaw si Magalong. Hindi, hindi dilaw si Magalong, eh. Kasi, nung panahon ni Pinoy, he could have been the chief of staff, chief PNP, Magalong. Nag-uusap kami niyan dati ni Sir Benji, mayor ng Baguio. Class 82 yan. Napakatalino, no? Napakatalino, tsaka yung integrity niya, mataas. Mataas. Mataas pa sa akin yun. So, ang ano doon, ano nga kaya, pwede siya mag-national position, pero why not, kunyari, kung magkaroon ng junta? PMAers, no? Just a question for you. For you, mga long gray line. What if, kunyari, Magalong? No? Unblemished, untarnished, honor committee representative, magaling na official. He traded. Yung hinayaan niya na inoffer sa kanya yung chief PNP. Panahon ni Pinoy, wag lang idawit si Pinoy dun sa report ng SAP 44 Board of Inquiry, which Magalong was the chairman. I think we will be in good hands if Magalong if is the chairman ng ating junta, if there is a junta, no? Pero kung hunta-huntahan lang, kwento-kwento lang. Ewan ko kung papayag si General Magalong Benji, pero ang ano ko lang sa kanya, sa akin ha, na okay ako kung si Sir Bench, kasi kilala ko eh. Kilala ko na matino yung tao eh, no? And probably that can propel him to a national status ba, na yan yung politikong matino. Isa sa mga ano eh, sa talagang you call a spade, no? Yung walang ka-ere-ere ba, humble, inspection, walang ka-ere-ere, anyone can approach him eh, no? Kaya nga, pwede siya. Isa pa si Parlade, General Parlade. Matapang si Parlade, siga, isa pa, no? Pwede kung ayaw ninyo, de lahat sila. Lahat sila, because maganda yan eh, you know, you will be in good hands, you know? Ang mahalaga lang dyan naman, ma-install yung ano eh, yung death penalty eh. Para sa mga traitor o kaya sa mga corrupt politicians. And then may imbestigan, asset,
sell-in versus yung unexplained wealth, ayun na, babangga. And then, transition tayo. And then, ano pa rin? Yung civilian na supremacy pa rin after yung transition period. Ano, just a thought. Naisip ko lang. Galing sa langit. No? Galing sa langit. Kung meron man nag-ano na, nag-pray sa akin na, sir, talino nyo, et cetera, bilib. To God be the glory. No? Sa kanya lahat galing yan eh. Yung wisdom sa kanya lahat. No? Kasi ano lang ako eh. Conduit lang ako. Messenger lang. Yung gusto kong tumakbo ako ng politika, ayoko. Ayoko. Ayokong maging corrupt eh. Ngayon, sentensador na lang ako, di ba? Kitty Love, God bless you lagi. Hitchhiker, Run for Senator, ayoko. Ray, sorry ah. Thank you sa thumbs up, pero ayoko. Ray Bohol, kamusta po kayo? Captain General, promoted ako ah. Captain General, 4-star. Hello po, Captain Dado. Maraming salamat. Spike, Limbo, Angelina, Cipriano, good evening, Sir Dado. Reku Dems, good evening, Sir Dado, watching from Hong Kong. Hello, Hong Kong! Ingat kayo dyan. Reku ba yun? Reku Dems. Sorry pagka malimbasa ko ha. Malabo ng mata. Phil Os, 93. From Australia, no? Good evening, Sir Dado, watching from Australia. Thank you. Hello, Australia. Stalong G. Stalong. Hello. Wave. Balitang Hitad. Oh, good evening po, Captain Dado. Magandang gabi po, Balitang Hitad. Di ko ako ba yan, Marlig ha? Kung ikaw yan, we love you. Huwag kang magsawa, ingat lang lagi. Adrian Iligan, good morning, sir. Actually, pinapanood ko si Marlig ka kanina eh. Kuwang-kuwa na niya yung sinasabi ko eh, no? Kaya, okay yung analysis din ni Marlig ha. Matalinong tao to. Pati si Jojo. Si Jojo, well-researched pa yung kanya eh. No? Eh, yung iba, di ko pa nga napapanood eh. Sabi ko, magbablog na nga ako para makisaw-saw din ako. Garcia Leo, sir, pwede bang kunin po ang Facebook account niyo po? Salamat po. Bakit? Papasara mo. God bless. Ingat po. 5,000 na yung friends ko sa Facebook. Pero Dado G. Enrique. Dado G. Enrique. Pilipinas, Dado. D-A-D-O, G. Enrique, no? Yung profile picture ko, yung pinalitan ko na ba? O yung pa rin? Ano na ba profile pic ko? Ayun, ha? Yung pa rin, kalite pa rin ako, nakasama si Marco Senior, no? Marco Senior, baka kaya hindi nagugurgur yung account ko eh, no? Kasi kasama kayong tatay, baka multuin siya ng tatay. Idol ko talaga siya, no? Si Senior. Marco Senior. Yun yung profile picture ko. Tapos yung cover photo ko, kadete, no? Kadete. Okay. So, thank you. Adrian Ilagan, thank you. Filipinos are watching. Gandang gabi, General Colonel Dado. Para maraming magagalit sa akin. Yung mga rank ko, bali-bali ko na eh, no? Captain General, Captain General, tsaka General Colonel, Colonel General. Okay. Ay, Aldencio Baoyawa, nagkatotoo na ang mga prediction mo about Israel and Iran. Uy, next vlog ko, explain ko pa, no? Explain ko pa. Kasi, ang hinihintay natin ngayon, yung gante ng Israel, na? Yung gante. Stalong, gawis ay labi, Sir Dado, magtago-tago kang tako, AM, I'm in. Thank you, ah. Mag-ingat-ingat. George Ensen, tama ba yan? Aguila George, good day, Sir. Hello. Natalia Balingaw, good PM po, Sir. Bobby, magandang, Sir Dado. Ano ito? Odtuhan, no? Lovejoy Cockjin. Magandang gabi, sir. Tama ba yung pronouncement ko? Keep inspiring from one old soldier to another. My snappy salute. Lovejoy, oh. Maraming salamat. Saludo.
pasukan ng book yung ano ko, lawi ko. Amado Armando Reyes, good evening, Captain Enriquez, maraming salamat. Enrique, walang Z, no? Enrique. Okay, me tamsak, sir. Hindi ko naintindihan. Tamsak is what? Ganon? Ba, tamsak? Ewan ko, tas nakaka-wave. Hindi ka naman troll, no? Alchi, good evening, sir. Ay, pagka nag-ano kayo, kung nag-iwan kayo ng alanganin na comment doon sa mga ano, didedelete ko, no? Sorry, ha? Advance na ano. Pagka nag-iwan kayo ng alanganin na comment na mukhang troll kayo, didelete ko. Kahit may pangalan kayo doon, didelete ko. Kaya mas maganda, huwag niyong bibitinin yung comment niyo. At malinaw yung comment niyo, no? Na makikita naman eh pagka may pagka-troll. Okay. Maraming salamat Phil Os 93 sa pinadala mo for dog food. Thank you. Thank you. Stoy. Lika. Oh, mag-thank you ka. Oh, may dog food na, may dog food. May dog food na. Yay! Thank you. Oh, may dog food na siya. Oh, sige, manggulo ka na ulit. Bakit basa? Pamunas. Basa. Ihiya tayo eh. Thank you. Tapos sa Ronald Andalo. Naimbag ng gabi. Narabii. Tayo amin ka parsua. Ay, sorry. Thank you. Emily. Hello, sir. Captain Dado. Good evening, sir. God bless you always, sir. Watching from Macau. Hello, Macau. Magandang gabi. Mark Anthony Hermoso, bumababa na Captain Dado, binalita ng ABS-CBN, 1,400 kilo lang daw. Because, kinwestiyon, you see? Kinwestiyon yung kapasidad ng photon. Kaya alam mong palpak eh. Nung kinukwestiyon na ng mga vlogger, ang dami nang lumalabas, pati yung ano nang... Yung photo, yung description, ano yung tonelada niya, tonnage niya, yung makina niya. Sabi nga eh, sino bang sabi na, hindi nga makakabante yun kung 2 tonelada nilagay mo rin eh. So yun, they have to adjust the story. 1.4 na lang ngayon. Kaya talagang peke. Peke, 1,400, biggest haul. How come the president ngayon, napahiya pa yung presidente, salita-salita siya na almost 2 na tonelada, biglang 1.4, di ba kakayaya presidente doon? Mga advisor ng presidente, why will you let the president speak and speak and speak like that? Pangiya. na walang katorya-torya. Pagsabihan nyo. Sabihan nyo, kahit kayong mawalan ng trabaho, pagsabihan nyo. Hindi ganyan ang pag-alaga sa presidente ng Pilipinas. Hindi balik kayong matanggal sa trabaho basta ginawa nyo yung tama. Mr. President, sorry ha, mawalang galang, pero mapapasama ka kung magsalita. I do not agree na magkaroon kayo ng ano yun, ng magsalita kayo dyan. Hayaan nyo na PNP ang magsalita. Inagawan mo ng papel. Agawan mo ng papel yung PNP. It is his time to shine, not you. Because if your PNP commander shines, if your PIDEA chief shines, your DILG shines, and then your AFP shines, and all the other agencies shine, pagdating ng iyong zona, you're the one shining. Hindi yung credit grabber. Yun yung mali sa'yo, BBM. Lumalabas, credit grabber ka. Excuse me. Nakabutuloy. Excuse me. Mark Anthony Hermoso. Okay, thank you ha, sa comment na yan. Bobby Oduhan. Kawawa ang pulis, binulungan pa. Ano sasabihin lang kung ano, mag-resign na lang ako. Ako, ikaw ang... Ano... Kung ako, noon, ang pinagsabihan, mag-resign na lang ako. Saka halata naman na drama lang. Hindi, actually, yung pulis, wala ka, hindi nyo masisi eh. Eh, may trabaho, may pamilya. No? Assumption doon, may pamilya yon. Tapos ano, hindi siya pwedeng basta-basta mag-resign. And then what? Saan siya pupulutin? Kaya, bow lang ng bow. You have to understand our enlisted men, sundalo, PNP, they just have to follow. No?
Follow the leader eh. Ganun yun eh. Presidente ng Pilipinas, sino aangal dyan? Pero dapat ang umangal, taong bayan. Kayo, tayo, ang dapat umangal. BP Sara, ang dapat umangal. And the father has done so much, Duterte, in that drug war, in the 6 years of the presidency, pinakita niya yung pagkakaiba, how it is done. What a true leader should be. How? What the standard? Whether may kulang pa yon, nag-set siya ng standard. Yan ang mapupulot natin kay Digong. That's why I admire him. I admire the guy. Kita mong ganun na pabrusko-brusko, pasiga-siga, eh meron namang karapatang maging siga. Kasi kaya niyang dalhin yung sarili niya, magmura-mura siya, magpakyut-pakyut siya sa girls, eh magkakyut naman yung mga girls eh. Okay lang yon. At saka, can take naman yung kanyang may bahay, no? Okay lang yon, walang problema. Ganon din kami ng asawa ko eh. Pakyut-pakyut ako, sabihin ko sa kanya, oh, ayun na yung girlfriend ko. Oh, yung sa SM, yung girlfriend ko. Sige, punta mo na yung girlfriend mo. Oh, ganun yung wife ko. Can take sa akin. Kasi kilala niya ako. Na I'm honest also. Ganun ba? So ganun din siguro sila, no, sila Digong. Alam na hanggang ganun lang. Hanggang pagtingin-tingin, pakit-pakit lang. Pero in terms of performance, ang galing na Pangulo. Kaya nga maling-mali si BBM. Sana ginaya na lang niya. Pinursu niya. Kasi hindi siya magkakamali sana eh. Kung ang minintain na lang niya yung ginagawa ni Duterte kasi yun yung hinahanap ng taong bayan. Kita-kita naman dun sa campaign period na yun yung gusto ng taong bayan. Tapos ngayon biglang ganun siya, baliktad. Kaya nga, epekto ng droga. Question mark. No, yun yung ano doon. Anyway, problema siya. Arman Makapagal, good evening sir. I think classmate ninyo ang pinsang ko, si late Arnel Dorado sa PMA. Classmate ko siya sa Mapua. Class 84 na siya. Pumasok. Nauna ako sa kanya isang taon. God bless and more power to you. Muchang Pili, tsaka si Arnel Dorado. Pero magka panay cadet officer kami, the same batch ng cadet officer sa Mapua. Pare-pares kami na mga ano, na yung anong tag doon? Summer camp na cadet officers training, 1 month. Ang nakasabi ko, si Aspirilla at saka si Tanyag, no? Halos lahat sa amin pumunta, Mon Aberia, mga officer na sila noon. Tapos sa Muchang Pili at saka, cadet officer na rin yata si Muchang Pili noon. Si Dorado, yan. Yung iba nga, nakasama ko, hindi na tumuloy. Sayang, no? Sayang din si Arnel. Mabait yun. Mabait si Arnel. Thank you for the comment. Si Sologo Bernardino, good evening po, Captain Waladado, watching from Melbourne, Australia. Magandang gabi. Melbourne, Australia. Hello, Crisologo. Browie del Socorro, good PM. Parang walang troll, ano? Amor Punto. Hello, Sir Dado. Suggest ko lang po. Hope na maki-join kayo kay Sir Colonel Betran sa Maisug. Kami dalawa ni Colonel Betran. Metran, hindi Beltran. Metran, M, Mike, no? Metran sa Maisug. Have a good day po and God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas, OFW from Kuwait. Hello Kuwait, hello Amor. Sali sa Maisug. Baka mamaya magsalita kami na magsalita doon and then ma-instigate yung tao eh. Yun ang hirap eh. Ang kinakailangan magsalita doon sa Maisog, sa mga rally, si Inday, si BP. Love you, Inday. Sabay ba? Baka suntukin ako. Love you, BP. Love you, BP. Baka suntukin ako. Ang kinakailangan magsalita, si BP. Kasi kahit litawan-litid ni Digong ng mga kapatid, nang lahat ng sila Roque, Attorney Trick, si Glenn Chong, si Maharlika, kahit naka-online siya, kahit lahat yan magsalita, at magsalita si Enrique at si Metran, o si, sumali si, ano, si Macanas, no? Lahat kami magsalita. Kung sino pa? Sino pa ba yung mga? Si Eric at si Lorraine Badoy,
kung kahit lahat yan magsalita, wala pa rin. It has to be BP Sara taking on the reins of the leadership because she is the number two person sa ating constitution. Hindi si Digong, hindi si Attorney Trix, hindi ako, hindi si Metran, hindi si Attorney Panelo, o di ba? And all the other allies ng Duterte camp. Allies and bloggers and all the rest. Even if we speak to the top of our voices and all the brilliance and the wisdom and the depth of all the logic in the world that we can master, wala pa rin. Because ang taong bayan ay hindi gigilos hanggang hindi sinabi ng bise na tera. pag sinabi ng bise, tera, tapos na. Tapos na si BBM. Pero hanggang si BBM at si Inday Sara ay close sila at alam ni BBM yan. Kaya, hello Inday, kamusta ka? Wala kang pinag-iba. Oh. So, hanggang ganun silang dalawa, forget it. Sige, mag-rally tayo bigla. Mag-rally tayo. Oh. Pati si Kibuloy, damay, KOJC. Sorry, pero I'm just being candid. I'm just being as honest as I can be. Sabi, mag-rally tayo. Kahit araw-arawin may rally na yan eh. Wala nang uwian. Doon na rin tayo maligo. Magdalaking tabo. Oh, tawag tayo ng water delivery. Sa-shower na lang ganyan. O, hindi nakatabo ka, sabon-sabon ka. Yun na yung ligo natin. Total, mainit eh. Koboy ba? Doon rin kakain. Pero then, what? Hindi mag-withdraw ang armed forces. Because ang susuporta, nakaprogram ang utak ng AFP tsaka PNP, pag di pwedeng presidente, yung vice president. Yun. No? It has to be BP, Inday. You're barking at the wrong tree. Sana, Inday Sara, Madam BP, you save us from this mess. Ganon. Dapat ganon. Eh, yung sinasabi nga, sana yung armed forces na lang. Eh, ako, nag-o-offer nga ako because of that timing na yan, na, Diyos ko, na 10 years na yan, yung GMA formula, kaya hindi makaano. Ede mag-transition na lang tayo. That's my suggestion. Option 6. Kaya ako nagsasabi, kaya kanina sinasabi ko, Magalong. Kung pina-float ko yung pangalan na Magalong. Benji Magalong. Natatandaan nyo ba si General Magalong? Si Benji, mayor ng Baguio. Mayor ng Baguio. Kung ako yung taga-Baguio lang, binoto ko 10 beses eh. Hirap na, nasa Ambuklaw ako eh. Oh. Pero si Benji, probably you remember him, Mayor of Baguio, the chairman of the Board of Inquiry ng SAP-44 who gave an honest to goodness report regarding the SAP-44 and the involvement of President Pinoy dun sa time on target na yan, yung lahat na yan. Kaya, hindi siya nakukurap. Kasi inopera na siya, chief PNP eh. Pero, hindi niya pinatulan. Chief PNP ka, mula tiniente ka hanggang maging general ka, ang inambisyon mo maging chief PNP. Nandyan na, inoopera na sa'yo in a silver platter. Huwag mo lang involve si Pinoy. Imagine, oh. Kaya iba yung... Excuse me. Solid si BBF, si Magalong. Solid. Stoy. Gusto niyo matanggalan ng kuko? Oh, yun, tumahimik. Dapat serious. Huwag kang tatawa. Nakinig, makaintinding Tagalog. Oh, so, yun. That's why just a thought, no? The time sharing. Okay? Okay.
That's why okay lang sa akin to speak out. Kaya nga lang ang problem ko doon because baka masyadong passionate kami ni Colonel Metran and then pag kami nagsalita do revolution, kulong kami. And then ang tao, you can get away with it kasi ang ikukulong naman dyan yung mga leader eh. Hindi naman kami ganoon na ililid namin kayo into danger at kayo ay malagay sa alanganin, no? Ang mas maganda is somebody in government and nakapuesto talaga na next in line. That's why it's Inday Sara, no? Support na lang, 'di ba? Support. So kung yung mga ano nga, sinasabi nyo, sabi nyo kay Colonel Metran, tumakbo siya. Takbo sila. Tsaka si Macanas, takbo sila. Ah, mahirap makurap eh. Mas maganda pa sa agency na lang eh, no? Maganda pa eh. Pero ang daming agency pa, na corrupted nga lang. Mahirap, maraming kalaban eh. Aileen Clarus, good evening po sir, Captain. Magandang gabi. Enrico Lingkod, magandang gabi rin. Watching from General si Aileen. Watching from General Trias Cavite. Uy, kita mo ha, may nanonood na General. General Trias daw. Cavite nga. Magandang gabi, General Trias Cavite. Saludo, General. Wallace Tick. Si Kuting present sa drugs pero sa sundalo na namatay, nagparty lang. Correct. Coach na rin siya sa pulis. O nga eh. O, kamasyado mong sasalita. Kayoko Miyagi from Japan po. Hello, Japan! From Kayoko Miyagi. Thank you for watching. RJDC, guard, gandang gabi, Sir Iking. Magandang gabi. Grace Cab, magandang morning, sir. Phil Australia 93, you're welcome, sir. This message, help for review. Ano kaya sinabi? Old Rebib, good evening, sir. Captain General, at sa lahat, maraming salamat. Rudy Moralia, strategy, fabricated drama ang admin. Yes. Kita nyo, nakikita nyo rin, ano? Grace Cab, watching from Houston, Texas. Hello, Houston. Hello, USA. Grace Cab, hello. Lapit na election nyo. Elsa Holanda, good evening, Sir Dado. Pinoy Survivor, ano pong say mo dito? Saan? Enrico Lingkod, kasya ba yun sa photon ban? Kaya nga, kita nyo, gino-question, kaya nga, 1-4 na lang. No, kasi na-question eh. Kaya nga, with all that drama na tinitimbang-timbang pa, di ba? Alam, ang nakita ko nga doon, yung packaging, sinasabi ko sa asawa ko, tingnan mo yung packaging niya, no? Oh, paano nangyari yan sa isang planta galing yan? Sa isang shipment? Eh, tingnan mo yung packaging. Merong berde, merong puti. Yung ganun ba? Sabi ko, talagang ano yan, fake yan eh. Hindi ganyan yung ano. Tsaka ba, obvious naman yan. Di man lang nag-effort na balutin man lang ng ano. Ng opaque na material. Kunyari, garbage bag na itim ba? No? Kaya nga, palpak yan eh. Kulang script nila sir, sabi ni Alchi Isla, magandang gabi, mga Pinoy survivors, lovely airplane, nakahuli ng drug, malaki, halaga, walang patay. Yun nga eh, di ba? Pinagmamalaki ni BBM yon, ganyang brand ng drug war, no? Imposible yon. Yung mga bangko nga, na-delivery nga nila ng 2 million, papatay nang magnanakaw yung mga nasa armored car. Yung mga shipment ng kunyaring mga shoulder fired weapon o bala o kaya mga ammunition o kaya barrel shipment, papatay yung mga sundalo pag kami nagtanggang agawin. Magkano lang ang mahalaga nun? Wala pang 10 million yun. So, kung titignan ninyo, kaya pagka yung kunyari, delivery ng ano, ng mga diamante, mga diamond, na kunyari, worth 5 million, mamamaril yung mga nagbabantay pagka tinangka mo ang gawin. Tapos ito nga, 13,
13 billion worth, walang armed escort. Kaya nga, yung gumawa nitong script na to, kulang sa appreciation kung paano mag-isip ang drug lord, ang sindikato. Yung sabi ni Bantag, ang sindikato. Di ba? Kaya nga, kulang sa appreciation how they operate. That's why it shows yung degree ng mentalidad ng mga nasa itaas na palpak sila. Kaya nga, kung ganyan ang mga leader, we are in deep shit. Ganyan mag-isip. Eh, yung droga, talagang lalarga pa yan. Dadami pa. Kasi ganyan mag-isip yung ating mga bossing sa itaas. Delikado tayo. Kaya nga, how I wish, bumalik yung Duterte style na drug war. Na, yan, pwede pa yan, drug char, no? Drug char. Na, pero maraming papatay, ayoko. Ayoko na maraming pinapatay. Maglagay ka na lang dyan ng isang mga, na incorruptible ba? Na talagang sanay sa ganyan, bruskuhan. Mariah Carey, shout out Sir Dado. Mariah Carey. Oh, shout out ha. Hello. Priscilla Parmar. Good Wednesday. Midday, Captain Dado. Hello. Hello pa. Priscilla Parmar. Elsa Holanda, yes. Nakapanood na po ako ng yung may Jojo de Guzman. Okay na okay po yung sa akin. Malinaw po yon. Yes. Magaling, di ba? Alam mo si Jojo, nag-research yan, nag-analyze, nag-iisip talaga. Kaya okay yun, hindi kayo mawawala pagka si Jojo ang bumira. Pagka siya yung nag-analyze. Okay si Jojo. I will trust him that much talaga. Kasi yung mindset niya, no? Very analytical. Okay, so, thank you sa mga sticker ninyo, ha? Thank you. Old Arebib. Okay. Nelson Sixto Ganasial, Captain Dado, nagsalita na si Sandro laban sa ama. Oh? I would like to hear that. Ano sinabi? Brovi del Socorro, please elaborate further on the operative point of view. Oh, tapos nun, ano ako, ha? Hindi na. Sinabi ko na, dami na. Isang oras na ako nagsalita tungkol dun. Okay na yun. Basta ang punto, you do not send, if you're a businessman, no, from the point of view ng business as usual, you do not send all your eggs in one basket, in one shipment. If, kunyari, ang cost of doing business, yung produkto mo na lang mismo, from 13 billion na pinaka street price niya, 13.3 billion na sinasabi, mabawasan kasi 1.4 na lang ngayon eh. Dati 2 tons, ngayon 1.4 na lang. So malaki na bawas. So kung 1, kalahati is 13 divided by 2, 6.5 billion. Plus yung 40% ng 6.5, 2.4. 8.4 billion na lang ngayon. No? Tama ba yung math? 8.4 billion from 13.3 billion. So, yung street price is 8.4 billion. Even if nagkapuhunan ka ng 2 billion, ibig sabihin, meron kang spread ng from 8 billion, 6 billion ang kikitain mo. Pero, meron ka pang cost of operations. So, palagay mo ng 1 billion yon, sweldo, maintaining the people in your payroll, in your syndicate, grease money, etc., etc. Operations, bile, material, barrel, etc., etc. So, 2 billion plus 1 billion, 3 billion, 8 billion, meron kang 5 billion na matitira. Huwag mo na isipin yung profit. Isipin nyo na lang, 3 billion ang puhunan mo. Hindi, ilalagay mo ba yung 3 billion sa isang itlog, sa isang shipment? Of course not. Ilalagay mo ba yon sa isang shipment and then isang driver lang na hindi pa magpapakamatay para sa sindikato, na walang kasama. Gaya na sabi ko nga mga vegetable hauler mga fruit delivery baboy,
Lahat yun, may pahinante. Para kung ma... Yung driver, nagda-drive lang siya, meron siya utusan. Yun yung punto, no? Kaya nga... Operationally, may mali dun sa sinasabi nila. Paano na checkpoint yon? Umabot siya sa checkpoint, supposed to be, dapat may motorcycle rider na nauna, very safe yon. Isa, dalawa, no? Na may mauna, isang pinaka-lead scout, tapos ang walang barrel na dala, meron lang siyang cellphone, and then sasabihin, na-clear ko na to, kilometer 38 ako. Clear. Oh, tapos kilometer 50 ako. Ah, papasok na Manila. Kilometer 50 ako, clear. Kilometer 38 ako, clear. Kilometer 20, clear. Wala. So, all is well. Meron kang nauna. And then papasok ngayon yung kotse mo, yung lead car, na may mga armas na yon. Kasi clear eh. Walang checkpoint. So, papasok ngayon tong lead car mo na may dibaril. Na kaya nilang dumepensa kung merong biglang sumingit. Tapos susunod na yung shipment mo and then meron ng backup pa. So kahit sa akin yan, kung ako yan, kung ganun kalaki, tatlong kotse nga, minimum. Tatlong sasakyan na at least tigatlong tao, apat na tao, dalawa sa likod, dalawa sa harap, apat na tao, na may babae pa para hindi panay lalaki, na identifiable, kuha ko ng mga babae pa para pair-pair, para kunwaring tropa-tropa lang, mag-shota lang, foursome, ganun ba, para hindi suspicious. Kung panay lalaki, suspicious. Pero kung mga babae, pasusuotin ko pa ng plunging na ganun, nalitaw yung kanilang ano, cleavage. Kasi nadidistract yung mga mag-checkpoint. Pagka nakakita ng ganon, ng cleavage, tapos bababa pa, sir, pwede ba magpa-selfie? Oh, distracted na, wala na yung purpose kung bakit ka nagpara. Tinuturuan ko, wag na, tama na. Tinuturuan ko pa eh. Tama na. Okay? So, something is off. Mali talaga, mali. Let Orasa, sir, shout out watching from Kuwait. Let Orasa. Let, hello Kuwait. Isla. Now showing Shaba directed by Hello Kitty. Okay. Hello, drama lang nila. Joseph Pangilinan, good day sir. Ingat palagi. God bless. Thank you Joseph, ah. Thank you. Stoy. Quiet. So, Maria Carl Kariba. Sir Lisa Smags nag-direct. Depende, hindi natin alam eh. Kasi speculation na lang yon. Ang punto, ang nag-direct niyan is from the administration, palpak sila. They don't appreciate how the drug syndicate operates. So worth 100 million, papatay sila. No? Papatay sila. Sasagasaan nila yung checkpoint, 100 million. How much more kung billion yung worth? Yun yung reality, no? Tapos ito, walang namatay. Pwede palang mag-drug war na walang ano. Hindi kagaya yung dati kay Duterte, no? Maraming namamatay. Pwede naman mag-drug war na walang patayan. That's stupid. Stupid comment from a president. Sorry, BBM. You look stupid talaga. Sorry, ha? A president shouldn't give that comment, no? Dapat sa'yo, hayaan mo ang magkamali yung chief PNP. O yung general, o yung corporal, yung sergeant. Sila magkamali, yung DLG. Because anything that the president says is reflective of the office of the president. Binoto ka ng tao, ikaw ang nakatingi. Hindi ka dapat nagkakamali. Punto. Kaya BBM, refrain from saying things na may question pa. Under investigation pa. Hot na hot pa. Ikaw pa yung... Huwag yung tatanungin to, ha? Under investigation pa eh. Gago. Stupid eh. It shows how naive you are. It shows you're a greenhorn. And it all the more, it shows that Duterte is an expert. No? Leader. Is a true leader. He knows what he's doing. So, uy. Imbis na siraan yung, masiraan pa yung tao, lalo pang na-uplift dahil sa kapalpakan. So,
Sorry, pero yun yung totoo. Okay. Jessica Batayos, panahon ni PRRD, pahirapan ang paguli ng droga. Pero ngayong hinahatid na lang sa checkpoint BBM, iba ka talaga. Sobra. O nga eh. Kaya nga, yung comment ko kanina, sa umpisa eh. Good news eh. Malapit nang matapos yung drug war. Pagka ganyan ng ganyan, matatapos ka agad. Dali lang eh. Maingay to. Ito yung maingay. Maingay. Nasaan yung ano, tape? Tapean nga natin. Ano? So, yun. Kamingay, ha? Oh, kiss, kiss. Kamingay. So, yun yung ano. Okay. I think, ako'y haba na naman natin. Okay na to. Okay, so, maraming salamat sa inyo. Yung hindi ko nabanggit. Maraming salamat. Breaking daw, bumaba daw sa 1.4 tons, sabi ng Avis. Junior Santos, sabi ni Junior Santos, no? Lovely airplane. Anong fake news? Yan nga may video, may mga drugs. Oh, drugs, recycled. Okay? No? Recycled. Look at the, ano, look at the, anyway, I don't have to explain to you. Anyway, doon ka kay, doon ka, sige, okay, hail BBM, ang galing ni BBM, oh, di ba? Pero sa akin, fake pa rin yun. Opinion ko yun eh, no? Eh kung opinion mo, na hindi siya fake, oh, di, bahala ka sa buhay mo. You believe BBM and party. Go ahead. No one is stopping you. Ha? And I hope you do not become a victim nitong droga na to at yung pamilya mo. So, ang hirap sa inyong mga Pilipino, ang ano ninyo eh, insisting pa kayo na ganyan, na in-explain ko nga eh, tapos eh, tinatanga na nga kayo ng gobyernong talpak eh, tapos eh, ipipilit nyo pa na yung pananaw ninyo, eh, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? So, yun yung sinasabi ko, huwag kayong mag-iiwan ng alanganin na comment, no? Huwag kayong mag-iiwan. Alam na alam ni Kuting na quality daw, expert, isla, sabi ni isla. Oo. And they're still weighing it. So, paano malalaman na quality yon? Paano? Eh, samantalang yung informant ni ng iba, sinasabi, luma na, may amoy na. So, degraded na. Mukhang na-storage siya. So, yun nga eh. Mas credible nga pagka sinabing luma na, para na-stock siya, and then titignan mo yung packaging, right there sa picture nilang nirelease, iba-iba yung kulay, dalawang kulay nakita ko sa packaging, o tatlo. So, parang pinagsama-sama from ano, yung pinanggalingan niya. And kung titignan mo yung analysis ni Jojo, may point, malaking point, na ang tinira ni Jojo is yung Jojo de Guzman, blogger. Yung tinira ni Jojo is yung volume ng huli na nakaraan. Isang 980, isang 500, isang 300, so and so, di ba? To come out with 2. E ngayon, binagsak na ng 1.4. So, ang sa akin, ang tinitignan ko is yung packaging. Kasi kung isa lang pinanggalingan yan, isa lang packaging yan. Kung titignan niyo yung lahat ng nakaraan na huli, parehas ang itsura ng packaging nung huli na yon. Bagyo, yung sa Maynila, no, doon sa landing, kay Domingo. Tapos yung sa Central Luzon, Pampanga. Yun yung ano. So, something's wrong. Ito iba-iba. So, iba-iba ang pinanggalingan. Pero supposedly, isa lang ang pinanggalingan. Ano yun? Ayun nga, may picture. May photos, may video. Kaya nga sa akin, fake. Sorry, pagka ibang pananaw nyo. Okay, James Talmage. Mayo po. Andre Dizon Basir. Ewan ko. General Domingo. Yeah, General Domingo. Sabi ni Jerob.
Joseph Pangilinan, Brigadier General Domingo, tama. Thank you, thank you. Na-skip sa akin, pero naalala rin. Thank you. Fail attempts at drug drama. Yes. Lynn Garcia, General Domingo, sir. Thank you, thank you. 990 kilos. Oh, nakulimbat yung 20, yung 40 o 20. Kinuha. In savings, isla. Ex-US Army, fitness trainer, papayag lang maging driver for 6K. Pwede. You give it to that. Pwede. Kasi ako dati taxi, nag-taxi driver ako. Ako may-ari ng taxi eh. No? Ako nagmamaneho. Pagka wala yung driver, ako yung magmamaneho. Nung wala na ako sa serbisyo, nagnegosyo ako ng taxi. Bumili ako ng 12 taxi na inutang ko sa bangko using yung title ng property namin. So, pagkawala yung driver, sayang, tumatakbo yung, di mo naman pwede sabi sa bangko na, sorry, walang driver eh. Itigil nyo na muna yung monthly, no? Yung amortization. Tuloy-tuloy yun. So, ako nagmamanoy, ako yung replacement. Kaya minsan, nakakatsambahan ko nga dyan yung sa isa kong vlog eh, yung PNP sumasakay eh, police, tatlos, lasing eh. Ayoko isakay. Sabi, hinuhuli ako. Eh, dalin daw ako nila sa presinto. Sabi ko, ba't sa presinto ninyo? Doon tayo sa krami. Sabi ko gano'n. Tapos eh, akmang bubunot. Sabi ko, sige, bumunot ka. Putragis ka. Patay ka. Hindi ba alam eh, nakatapat ng baril sa'yo? Ano, gusto mo subukan? Bumunot ka. Pero actually, wala akong baril na dala. Ice pick ang dala ko. Screwdriver. Yung napulot ko doon sa kambyohan. May screw. Tapos bukas na yung pinto ko. Pwede ko nang dambahin eh. Eh pero nagkalma yung dalawa eh. Nakasama. Tatlo sila. Sabi ko, tarantado kayo. Ginaganyan yung taxi driver. O yun. Nahimasmasan. Nawala yung pagkalasing. Tapos nagpakilala ako. Okay, so yun. Maraming salamat. Hindi ko na mabasa iba. Rudy Moralia, ang huli. Saan i-deliver ng driver ang droga? Correct. Kanino naka-address? Correct. Sino yung ang receiver? Correct. At saan galing at sino ang magpapadeliver? Patugain ang driver na patugain. Hinala, bigla, lumabas. Nakialam si BBM. And we will never know yung destination. Kahit magsalita yung driver now, nag-press conference sila. Di ba how stupid the president was? Pati si DILG. And even the PNP, chief, na lumilitaw doon, na nakatayo lang doon. Dapat na pinagsalita yung PNP chief. O kaya yung PNP chief sinabi, wag na sana, wag na tayo. Yung ganun ba? Okay? So, thank you sa lahat. Maraming salamat sa inyong support, ha? Yun, SRP, suggested retail price. Yung kanyang street price nga, no, yung presyo niya, how much is it selling now sa kalsada? Every scenario defies logic, sabi ni Rose P. Pandan, correct. Ang hirap paniwalaan eh. Mas maniniwala ka dun sa mga kwento ng mga vlogger, yung mga pinupunto. Randy Velaro, ewan ko kung sabi niya. Ray Bohol, Captain General, totoo pa yung nahuli umano. Drog, ano yan? Totoo po ba yan nahuli umanong droga? Kasi maraming butas po ang kwento ng PNP officers. Ewan, hindi natin maalam. Basta sa atin, we're just trying to analyze. I'm just trying to give you my point of view, my own personal opinion. You can believe otherwise. You can believe that it's the biggest hole as of now. And it is an honest to goodness na drug, drug hole na nakuha sa checkpoint. No intel info. Magsiship ng ganong kalaki, walang intel, nagkataon lang may regular checkpoint, why would you, a drug syndicate, go through that regular checkpoint kung hindi mo intention talagang mahuli? Kaya nga,
Di ba? That's the, ano. Okay, so, after lahat ng ito, tignan ko lang kung meron ko nakalimutan. Ayan, yan. So, ang scriptwriter, Bobo. Yung bottom line. Scriptwriter, Bobo. So, point well taken. Pare-pareha sa punto ng mga, ano, vlogger. Ngayon, Pilipinas, ito yung atin. Pinag-uusapan, maisog rally, yung kalupit, yung kaanuan, arrogance, tsaka yung palpak ng gobyerno. Ngayon, droga. Sabi sa inyo, this is just to redirect yung usapan, yung pananaw ng tao away from the wrongdoing ng administration. Example ng wrongdoing, corruption, droga ni BBM, ayaw magpa-drug test. So, ito mapag-usapan. Lumalabas pa na siya ay isang masugid na naniniwala sa drug war. Di ba? Kasi yan, nakulimbat nila. So, away from BBM, take the drug test. Di ba? So, challenge ba? So, and then yung US, Philippines, Japan, try ano na agreement and then against China na ngayon sinasabi na papalag na ang Coast Guard sa susunod, lalaban na, ano? So, away from ito, la. So, bayan, mga Pilipino, be aware of what's happening. Helicopter view kayo lagi. Nandito kayo, nakasawsaw kayong ganyan, bigla kayong pwede kayo. You have the ability, anytime of the day, anytime of the any hour, na your choice, alis kayo dun sa nangyayari, mag-helicopter view kayo lagi. Yun yung lesson. Helicopter view kayo para makita nyo left, right, front, back, ano yung nakikita so that you can have an honest to goodness assessment of what is happening. So this one is a redirection. Whether true or not na shipment, the main thing is nag-press conference sila para malaman ninyo, para mapag-usapan ninyo, and it takes away airtime from dapat pag-usapan ng tao, chacha, yung droga ni BBM, involvement, yung pulburon, etc., etc. Yung alliances, yung pending war, away from it all, punta dito sa droga. Yon, helicopter view. And kung tayo nagkakaano na sa Pilipinas, bisim-bisi tayong pinag-usapan lahat yan, tignan nyo pa rin another satellite view, hindi helicopter, satellite view. Buong mundo makita nyo na, teka muna, kakagera na buong mundo. Ganito na ang place sa buong mundo. Na ang important sa atin as Filipinos is there's a US election coming, Biden needs a war, and there's a war now sa Israel. Nakipag-usap sila sa Israel, I've got your back, our relationship is ironclad. Binira ng Iran ang Israel, nakisabay ang US, tapos ngayon, sinasabi ng US, huwag kang mag-retaliate. Sabi ng Israel, magre-retaliate kami. Kung kayo magre-retaliate, sabi ng US, hindi kami kasama dyan. Mag-retaliate ka kung gusto mo. Pero we wash our hands. Wala kaming involvement dyan. Pinapaalam nila. Bakit? Takot ang US sa Iran. Bakit? Pumasok ang Iran sa likuran ng US, sa kanilang backdoor, they can wage a terroristic attacks against the US anytime. Doon ng ano ng US. Kasi nagsasalita nga, Iran, pagka kayo nakilaban sa amin, naki-involve kayo rito, yari kayo, gagantirin kami sa inyo. You see? So, pwedeng mangyari, yun ang ano natin, yun ang nangyayari sa satellite view ng buong mundo, tayo, anong concern natin? Nakipag-reglo tayo sa US against China. Pero kung titignan nyo, ang interest ng China is to defend yung kanilang right of passage ng in and out ng mga goods nila, products, no? In and out of the country para yung economy nila tuloy-tuloy to feed people nila, 1.4 billion. Para sinesecure nila yung waterway. Ayaw nila na kinokontrol sila. And tayo, ginagamit ng US at ng allies to be part of that gang na kinokontrol yung China to box them in. And it might result to a war. Pagka nag-result yung to war, yun ang gusto ni Biden.
kasi magkakaroon niya ng eleksyon. And tayo ang pawn ng US. No? Hindi sila lalaban basta-basta. They get a few soldiers here, a few soldiers die, they pull out, and we are left alone. As Israel, as Ukraine. So BBM, you think twice. And Filipino people, you think ahead. And BP Sara, you consider speaking out. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Thank you for the support. Thank you sa lahat ninyo. Dasal lang ang kailangan natin. God is always in control. Bye-bye.